Silya ba kamo? Guys, welcome to my channel. Today, dumating na yung in-order kong chair online sa Shopee. Kasi nag-ikot ako ng nakaraan, yung bala ko ng billing chair, hindi na available, naunahan na ako sa kasawiang palad. So, ang ginawa ko, naghanap na lang ako online para i-deliver sa akin ng mabilis. And natuwa naman ako kasi din-deliver nga siya ng mabilis. Mga 3 days lang narito na sa akin, akalain nyo. So, ito na yung item na binili ko. Papakita ko sa inyo. Ito siya, guys. Yan yung binili kong chair. Actually, yung nakita ko sa mall, na-testing ko na rin ito sa mall eh. Tapos, wala lang silang headrest. Ito, ganyan lang siya. Pero ang sarap niya sa likod. Tapos, sabi ko, meron ganito sa Shopee, so bumili na lang ako pati yung may headrest na. Siyempre, bibili ka rin lang naman yung maganda na. Ang price niya is ito, may delivery fee siyang ganun. Pero may discount pa yan kasi gagamitan mo lang ng voucher. So, ayan, nakakarating siyang mabilis siyang sa akin. Ayan, guys. Okay. So later guys, mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya i-assemble. Magpa-unboxing tayo tapos i-assemble ko. Papakita ko sa inyo kung paano siya kahirap, kadali i-assemble. Pero no worries, yun. Makikita nyo lahat. Kung paano siya from the start, paano inalis sa box hanggang sa mabuo. Okay? Pakikita ko sa inyo mamaya. Dumating na yung order ko online, ito, at mabilis lang siya. Mamaya i-unbox na natin, tingnan natin kung nalaman niya. At based naman sa packaging, sa nakikita nyo, ayan, ilan lang yung may butas, kagaya nito, may butas siya ng konti. Siguro normal lang yun sa, you know, kasi nga medyo mabigat, saka may mga matutulis na bagay sa loob. Pero, isa-isa yun natin, mabuk natin maya-maya. Okay? So, ilan natin? Okay lang. Online sa Shopee kasi yung nag-ikot ako, yung pakikita ko sa inyo, pinakita ko na sa inyo yung nag-ikot ako, wala akong ibinalikan ko yung nakita kong Celia dun sa, or yung office chair dun sa Munoz, nabili na. So no choice, kailangan yung option 2 or bumili lang ako sa online kasi para mabilis. Kasi napapagod na ako paliigot, saka hindi siya safe. Hindi kasi siya safe kung mag-iigot ako eh. So, ayun. Tingnan natin kung ano lang natin. Balikbayan box. Yan! Bigat!
Mabigat siya, guys. Oops. Okay. Teka. Ayusin natin na maya. Ito yung laman niya, guys. Bilis niya lang ano, i-deliver yung item ko. Parang 3 days lang. Ito yung headrest. Kasi may spine injury ako, kaya kailangan ko ng may headrest. Yan. Okay. And then ito yung legs. So tip ko nga pala sa inyo, guys, kung bibili kayo, ng chair, piliin niyo yung bakal yung paa, wag yung plastic, kasi madaling masira yung bakal. Ito at least to meron. Talagang solid siya. Steel talaga. Oh. Okay. Tapos, ito yung mechanism niya para magpumanga at saka pumaba yung chair. Yan. Para malock at saka recline. Yan. Okay, ito muna. Lima nga pala yung paa nito. Ito yung pang lima. Okay? Tapos, ito yung mga screws. Medyo rusty na yung screws nyo. Normal naman kasi sa bakal yun. Tsaka tagal ang stock. Tignan nyo, guys. So, medyo rusty yung screws. So anyway, kompleto naman. Hindi mo siyang buta. So, yun. At ito yung gas lift. Kung pinakamahalagang part ng chair, yung gas lift niya. Para pag-anga at saka pagbaba. Okay? Samahan niyo ako, i-assemble natin siya, okay? Hanapin natin muna yung instruction manual. Ah, ito yung instruction manual. Yeah. Ito ang manual. Okay? So, ito yung manual. Okay, guys. Tingin ko kompleto naman yung parts. Inisa-isa ko naman. Ito yung mga parts niya. Naka-itemize yung parts niya. Ito. Check natin mamaya. Okay? Assemble na natin. Nahirapan ako ikabit tong likod dito sa baba at saka dito. Ang tip ko sa inyo para ma-adjust siya kasi hindi sumasakto yung butas nito doon sa kabila para maipasok mo yung tornilyo. Ang tip ko sa inyo, guys, luwagan nyo yung tornilyo dito kasi yan natin yung oblong siya dito yung butas. May adjustment pa siya para maipantay mo siya. So iniluwagan ko to at tinerest kong ganun para mag-align siya. Gumana. So yung ganun ang gagawin nyo, guys. Okay, ikakabit nyo muna itong armrest dito sa seat. Huwag nyo mo siya natin isara yung sa likod para ma-adjust nyo siya. Okay, yun. Okay, guys.
guys, ito na yung pinaghirapan natin kanina na i-assemble. Medyo mahirap lang siya kagaya yung tinuro ko yung pagkabit lang nitong backrest dito sa arm at saka sa seat. So kailangan niya medyo maluwag lang yung sa ilalim para ma-align mo yung butas nito dito. Okay? So ito na yung finished product, guys. Ganda, diba? May delivery fee pa. Pero worth it siya. At saka, ang ginawa ko kasi, nag-ikot ako ng, di ba, pinakapapakita ko sa inyo, nag-ikot ako sa mga malls. Merong ganitong model na wala lang siyang headrest. Tinesting ko and then, okay, maganda sa sarap sa likod. So, yun lang, guys. Hanggang sa ulitin, don't forget to subscribe and like my page. And also, click the notification bell. Bye-bye uli. Bye-bye. Bye.